paano siya nakakapit sa akin, paano niya ako nakagat. So, iyan ay delikado daw. Pwede kayong, alam niyo ba na pwede kayong mamatay? Hi mga chu! So this is my fifth night ng collagen firm sleep mask. So far so good naman yung skin. Ayan, nakikita nyo. Kaya lang, yung mga dark spot natin, ayan. Andiyan pa din siya. Pero, go lang. Lagay lang tayo nito. Ano lang tayo? Alam nyo, may kikwento ko sa inyo. Nangyari sa akin last week. Panoorin niyo muna. May namataan ba kayong ganitong insekto na gumagapang-gapang sa inyong bahay? Nahahawig sa ipis, pero mas maliit. May pakpak at patulis na ngusong sumisip-sip ng dugo. Kung oo, mabahala kayo. Dahil ito ang pwedeng mangyari sa inyo kapag makagat kayo niyan. Mangate ang halos buo niyong katawan. Mamaga ang mukha, kamay at hita. Pwede rin kayong lagnatin at manikip ang inyong dibdib. Gaya ng sinapit ng 13 anyos na si Lay matapos makatanggap ng tila deadly kiss mula sa insektong ito na kung tawagin kissing bug. Ingat po tayo sa insektong ito. So, alam nyo na. Last week, mga chu, ayan yung nangyari sa akin, yung kissing bug na yan. Grabe talaga. Gumising ako, pagising ko, akala ko, nakagat lang ako ng ipis kasi namamaga yung dalawa kong mata. Namamaga yung dalawa kong mata. Tapos, di uminom ako ng cetirizine. Ang cetirizine ay anti, ano yun, anti-allergy. Di uminom ako. Tapos, papatulugin ka niya kasi nakakaantok yun eh. Pagising ko ng hapon, ayan na, nagkaroon na sa leeg ko, dito sa braso, sa katawan ko, meron na, likod. Ayan. Tignan niyo itong picture na to. Yan. Yan ang mga nangyari sa akin. Grabe, no? Tapos, sakto, nini, nangyari sa akin na Saturday. Tapos, sakto, nung Sunday, ayan, pinalabas yan. Ang kay Jessica Soho. Tapos, ayun na, noong una, hindi ko talaga alam. Akala ko, nakagatang ako ng ipis. Tapos hanggang sa dumami, ayan, nakising bag. Tapos, nung na-confirm ko lang siya, nung Tuesday, kasi almost one week na din naman. Nung Tuesday, nakita ni Mama yung kising bag na yan sa labas. Pinatay niya. Diba? Halabas ng kwarto. Pinatay niya yung kising bag na yan. Ano daw yan eh, minsan ano siya, sumisiksik sa mga kahoy, sa madudumi. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, paano siya nakakapit sa akin, paano niya ako nakagat. So, iyan ay delikado daw. Pwede kayong, alam nyo ba na pwede kayong mamatay, mahirapang huminga. Kasi may pinalita yan sa Jessica Soho na may ganun din. Kaya pag may nakakita kayo ng ganyang itsura na para siyang ipis, na para siyang bangaw, ang itsura niya, patayin nyo na agad, mga chu. Kasi delikado. Nako, delikado yan. Nangyari sa akin yan last 2017 pa or 2016. And yung unang-una nangyari sa akin, buong katawan ko talaga, mas magang magaling mata ko. Knowing na yun lang pala yan, kung hindi pa pinalabas sa Jessica Soho, hindi ko malalaman na ganyan. Siguro dahil sa amin, sa Padilla, sa may Antipolo.
ano yan eh, kasi mga mapuno doon. Tapos ano kami, pinapagitnaan kami ng kanal. Kaya siguro, tapos may puno kami ng mangga, kaya siguro yung kissing bag, nakagat ako. Ayan. Umatake daw yan eh, sa ating gabi. Yung kasagsagan ng tulog mo, kaya hindi mo siya mararamdaman. Talaga tsatsyempohan niya yan. Kaya pag naramdaman nyo ng ganyan guys, ano na, kusa lang naman siyang mawawala, kaya lang talaga pag super ikaw ay may allergy, diagnosed ka na may allergy ka, kinagat ka pa niyan, delikado, baka ikamatay mo pa. Pero kung wala naman, kagaya ko, hindi naman talaga ako, wala naman akong allergy. So mild lang, mild pa yan ah. Hindi pa grabe yan. Kahit kinaya ko pa siya. Pero sobrang kate sa katawan na si In. Ang kate. Sobrang kate niya sa katawan, guys. Halos magsusugat yung ano mo, kakakamot. Eh yun, minum lang ako ng cetirizine. Tapos may pinahid akong lotion. Nakalimutan ko yung pangalan. Pinabi sa akin ng co-teacher ko. Lotion lang. Mimpis naman siya on the next day, nawala. Tapos on the second day, ano siya, nawala siya sa mukha, nawala sa leeg, sa braso. Bumaba siya, napunta siya sa binte, sa leeg, sa paa, hanggang sa nawala. Tapos itong mga palad ko, ayan, dalawang palad na yan. Sobrang kapal niyan, tas sobrang kate. Yan, napunta. Pati dun sa talampakan ko. Kaya, guys, mag-ingat kayo. Kaya ito, bumabawi ako ng nanto para collagen mask para umawi-bawi naman tayo. So, kita natin after 7 days kung ano nangyari dito. And, going back na sa nangyari sa akin, lesson learned, mga chu, siguraduhin ninyo na malinis yung mga hinihigaan ninyo at kung ano man yung mga chichirya o yung mga dumi na sa sulok-sulok ng mga kwarto nyo o ng bahay ninyo, better natanggalin nyo siya, alisin nyo siya, siguraduhin ninyong wala silang mapupuntahan or wala silang maaamoy na yun kasi nagtitrigger para pumunta sila. Tapos kagatin ka pag tulog ka na. So mga chu, better na maglinis kayo ng bahay. Talagang maglinis para maiiwasan nyo yan. So, ayun, thank you sa pakikinig sa akin sa kwento kong ito, sa story time na to. Next vlog ko siguro, kasi may nag-suggest eh. Thank you, Ma'am Jeanette. So, shout out. Sabi niya sa akin na i-vlog ko daw parang testimony style. So, I called it as story time. So, may mga story time din tayong vlogs na gagawin. Abangan niyo na lang mga chu. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, give me subscribe to my YouTube channel and share para naman malaman din nila kung anong mga ngabang tawag dito sa kissing bag na to. Alright, so ito na, tapos na rin yung night remedy natin. So after 7 days, tingnan natin siya. Tsaka continue lang din ang paglalagay. Bye guys!